current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Binabati ko po kayong lahat ng isang belated Happy Earth Day, kahapon April 22. Pilipinas, noong isang linggo tinalakay natin ang problema ng vaccine nationalism o ang labis na pagnanais na ang ilang mayayaman at makapangyarihang bansa na mauna sa pagkuha ng mga supply ng bakuna na ngayon nagdudulot ng hindi pantay-pantay na pamahagi nito sa mundo. Sa datos ng Global Vaccine Tracker ng Bloomberg, 966 million doses ng bakuna na ang naturok sa mga tao sa 172 countries, 219 million sa kabuuang 966 million ay sa Estados Unidos. Dito sa Pilipinas, dama natin ito. Ayon sa DOH, may git 1.5 million doses na ang naturok sa atin. Balikan natin ang mga numero. 966 million doses administered in 172 countries, 219 million o 23% administered in the US alone. Ayon sa Bloomberg Media ng US yan ha. At dito sa Pilipinas, 1.5 million lang o 0.001% nga lang. Talagang hindi pantay-pantay ang pamahagi ng bakuna sa buong mundo. Tila naka-imbak lang doon sa mga mayayaman at makapangyarihang bansa. Tayong di mayayaman at makapangyarihan, kahit na handa tayo magbayad, hindi tayo at wala tayong makuhang supply ng bakuna. Dagdag nito, pati ang supply ng bakuna na galing sa COVID-19 Global Access Facility o COVAX sa India na siyang inaasahan sana ng nakararaming bansa kasama na dyan ang Pilipinas ay tinamaan din ng delay. Noong March 25, ibinalita ng Reuters na India puts a temporary hold on exports of AstraZeneca shot made by the Serum Institute of India to meet domestic demand. Serum had been due to deliver 90 million doses of vaccine to COVAX in March and April. May intindihan naman siguro natin ang domestic demand na yan. Ang India po sa ngayon ay siya na sentro ng atensyon ng mundo dahil sa lala ng sitwasyon doon ng COVID. Kaapon lamang ay nakapagtala sila ng 314,835 new COVID cases. Ipagdasal po natin ang India. Sa kabila ng kakulangan at kabagalan sa pagdating ng global supply ng bakuna, minabuti ng pamahalaan na simula na ang isang malawakang vaccine self-reliance program na naglalayong makagawa ng bakuna. Dito sa Pilipinas na mismo upang mabawasan natin ang sobrang pag-asa sa supply na galing sa ibang bansa. Kaya ngayong gabi, makakausap natin ang isa sa mga inatasang tutukan itong hangaring ito, sa Department of Science and Technology Secretary Fortunato Boy de la Peña. Vaccine self-reliance ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ito po ang inyong Communications Secretary Martin Andanar. Welcome to the Cabinet Report. Welcome back to the Cabinet Report. Kasama po natin ngayon si Secretary Fortunato Boy de la Peña ng DOST. Vaccine self-reliance is a stated goal, Sec Boy. Ano pong ibig sabihin nito? Both in broad terms and in relation to the COVID-19 pandemic in particular. Siguro, yun munang in relation to the pandemic. Kasi alam nga natin ngayon na nagkakahirapan sa pagkuha ng supply ng bakuna. Lumalabas naman sa mga statistics na ang supply talaga ay kulang para doon sa demand. Kaya yung mga walang ginagawang sarili nilang baksin ay nahihirapan.
So ang una natin gusto i-address itong pandemic na hindi natin alam kung kailan matatapos, ano? At kahit sabihin mo pang matapos within this year or next year, ang pagbabakuna against COVID-19 ay kakailanganin pa rin. Siguro kung kung naaalala ninyo, yung mga naging pandemic noong araw, yung mga flu, ano, halimbawa, yung mga sabihin na natin yung mga malaria, ano, yung mga smallpox, chickenpox, ano, dumaan yan na parang katulad din ito na pandemic at nangailangan ng bakuna. So paspasan sila, nag-develop ng bakuna at ginamit. At nung lumipas na yon, hindi naman ibig sabihin na hindi nagagamitin yung bakuna na yon. Kasi yan ay nagiging bahagi na ng immunization program. So halimbawa, wala na yung mga flu pandemic, pero hanggang ngayon nagpapabakuna tayo against flu, diba? Kaya kakailanganin pa din yan. Pero sa ngayon, gusto nating magkaroon sana ng better access to the COVID-19 vaccines. Meron siguro magtatanong, kaya ba talaga ng Pinoy itong pangarap nating vaccine self-reliance? Ang pera, maaaring utangin. But how about the talent plus the ecosystem that is needed to support this, Secretary? Meron ba tayo nito o kaya ba nating magkaroon nito? Mataas ang level of confidence ko na kaya natin. Unang-una nga, napatunayan na natin nung dati na kaya natin. Ang UP ay nag-cooperate ng kanilang UP Institute of Hygiene sa UP Manila. Nawala na yung Institute of Hygiene itong mga 1980s. Yan ay yung naging College of Public Health. Okay? Ang isa na ang head ng aming vaccine expert panel ngayon, si Dr. Nina Gloriani, ay dating dean ng College of Public Health. And natatandaan pa niya yung kanyang mga experience dito sa Institute of Hygiene, naging gumagawa pa ng bakuna noong siya ay estudyante o research assistant pa noong araw. So talagang gumagawa ng mga bakuna. Of course, ang priority at that time ay yung mga bakunang ginagamit natin for the National Immunization Program, ano? Yung mga ginagamit sa rubella, sa polio, okay? Yung mga yung BCG na tinatawag, yung anti-TB. At kaya noon ay talaga natatandaan ko yung vaccine and serum laboratory na iyan sa Alabang. No? Of course, siguro dahil hindi nabigyan ng pansin para siya ay palakihin, unti-unti siyang parang naging insignificant. At nung bandang huli nga, yung facility, the whole of the Alabang facility, ang natira na lang ay yung, I think, the facility of FDA, ay di ba yan ay ibinenta yung property na yan at diyan na lumabas yung mga festival mall na nakikita natin ngayon. Pero doon mo makikita na may kakayahan naman tayo. Kailangan lang talaga ng political will. Pangalawa, may mga industriya ngayon na tayo ay nagli-lead, no? Kahit sabihin mo pang ang technology ay galing sa abroad, pero nakakagawa naman tayo ng mga innovations na value adding both in the technology and in the products, no? Tayo ay isa sa pinakamataas na exporter ng semiconductors and electronic products. So kung makikita mo yung ating mga Pilipino na nandirian sa mga kumpanya na yan, ay hahanga ka, no? Hindi na malayo yan dito sa field ng medical products, ng pharmaceuticals, ng mga vaccines, no? At kami, itong mga nagdaang mga taon, salamat kami sa DBM in a way kasi hindi kami pinagdadamutan pagdating sa human resource development. No? Ang aming scholarship sa science and technology ay napakalaki na itinaas, ano, in terms of numbers and in terms of fields or areas covered and in terms also of the kind of support that we are giving to scholars. No?
Siguro just a glimpse of the numbers, ano, nung ako yung unang dumating bilang secretary nung 2016. I remember the batch of new freshmen scholars. I'm talking now of the bachelor's degree that we awarded scholarships. DOST scholarships was around 5,000. Okay. 2020 last year. Okay. We were already at the level of between 9,000 to 10,000. So parang in that short span of time, nag-double yung ating binibigyan ng scholarships. And this year, we expect that we will be giving something like 14,000 new slots for the bachelor's degree. Of course, that is our goal of really inclusive development, of building up our capability. At alam mo, napakahigpit naman ang aming standard to maintain the scholarship. Kaya pag nakagraduate ka dyan, talagang magagarantiya namin na di kalidad. But better than that, ang aming scholarships at the graduate level, yung para sa Master of Science at PhD, ay talagang nagka-doble-doble since kahit gawin basihan lang natin yung 2016. No? Na kung noon nagpapagraduate lang kami ng mga 100 isang taon, no, halimbawa we now graduate around 400 a year, no, itong combined MS and PhD, at nagbalik kami sa practice na nagpapadala na rin tayo abroad in fields or areas where our universities do not have that level of expertise. So whether they are full scholars going there or whether they are just supported during the time that they do their master's and dissertation. Kasi meron kami tinatawag na sandwich program na dito ka nag-aaral, halimbawa sa UP, Ateneo, La Salle, San Carlos, sa MSU. Pero at the time na gagawin mo na yung master's thesis mo or PhD dissertation, inihahanap ka ng kapartner na laboratory abroad. And usually the arrangement is pagdating mo dun sa laboratory abroad, okay, gastos ng Pilipinas yan, ang pagtira mo dyan at lahat ng gastos mo habang nandoon ka, halimbawa mo isang taon. Pero ang gastos sa mga experiments at sa research ay gastos na ng host laboratory mo. So parang mutually beneficial. Nakakatulong na tayo sa kanilang research. Of course, meron din tayong share sa intellectual property. But at the same time, ay nakakakuha tayo ng experience ng we get PhD graduates na hindi limited yung exposure dito sa atin. Ano? So meron tayo sa Italy, meron tayo sa UK, meron tayo sa Japan, meron tayo sa China, sa Taiwan. At ito ay napakagandang programa. Idagdag mo pa dyan yung mga balik scientist, ano, na mula nung ma-aprubahan ng Pangulo at ng Lehaster Legislatura, ang ating Balik Scientist Act, yung aming programa na yun na 40 years old na ika nga ay hindi pa ma-institutionalize kumbaga, dahil it all depends on the decision of the ongoing leadership or administration kung itutuloy ba yan o hindi, may budget ba dyan o hindi. Pero ngayon may Balik Scientist Act, we foresee yung continuity at kaya maraming na-attract na yon, ano, at nagkaroon nga ng mga additional benefits at tinanggal yung mga red tape na kailangan mong daanan. So ngayon dumadami na. Ang nangyayari dyan, nakakatuwa ang kanilang mga patterns, ano. Maraming mag-a-apply ng short term. Gusto lang nilang matikman siguro. Isang buwan, dalawang buwan. Pagka nagustuhan nila, babalik pa yan. Either another short term o kaya naman ay medium term na. Hanggang isang taon, dalawang taon. Okay? At yung iba ay bumabalik na uli ng long term. At diyan ka makakakita ng mga babalik na magsesettle na uli sa Pilipinas. And we can give you names of the balik scientists who eventually came back for good. And ngayon ay pinakikinabangan namin ang gusto
doon sa mga dinidevelop namin ng mga niche research centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. So, andyan din yung mga retired na. Anong, alam mo, sa Amerika, ang daming mga sabihin na natin katulad namin na in ano na senior in age, ano? At kumbaga sa kon, wala na silang masyadong ano tawag dito, wala na silang masyadong restrictions. Naghahanap na rin sila ng how to give back, no? Merong mga ganong kaso na nung i-announce namin na magtatayo kami through law, of course hindi kami magtatayo ang kongreso ng Virology Science and Technology Institute, may mga nagpadala na agad ng communication. Gusto namin pumunta dyan at sumama. Hindi lang naman sa mga virus against humans. Merong mga gustong bumalik at tumulong. Yung mga virus against animals, kamukha ng ASF na yan. At saka yung mga iba naman na virus against plants or mga crops. Ano, alam mo, ina-atake ang ating nyug, ina-atake ang ating apaka. Alam mo, napakadaming kumaatake ng mga virus. At tutuwa kami sa kanilang reaksyon. Kaya meron kaming proposal dun sa aming proposal na Virology Science and Technology Institute of the Philippines na kahit foreigners ay pwede naming bigyan ng pagkakataon sa pamamagitan ng parang kamukhang programa ng Balik Scientist. Ano? So kung ikaw ay foreign citizen, hindi naman, sa batas natin, hindi pa natin sila pwedeng i-hire on a full-time basis. But pwede ka naming i-consider na parang Balik Scientist. Parang maybe we have to set up a new program na kung willing ka na gano'n ang beneficyo mo matatanggap, yung bang per diem lang sa araw-araw at pwede ka rin bigyan ng iba pang amenities ng host institution mo, natitiyak na nasisiguro ko na merong papayag dyan. Kaya in terms of human resources, I think we can manage, you know? And gaya nga ng sabi ng Pangulo na mag-present ako, although hindi na-capture yun sa TV replay dahil nag-announce na siya ng pagpanaw ni Secretary Sitoy, pero natapos ko yung report ko at ang kanyang reaction ay ganito. Pwede bang magkaroon tayo ng international researchers dyan? So he had that vision. At kaya ang kanyang huling payo, sige, we take up natin sa full cabinet meeting kasi hinihiling namin na bigyan ng category as urgent legislation yung Virology Science Technology Institute. Let me mention a few things na ginawa na namin. Ano? When we, yun muna physical. Nung ipinopropose namin sa legislatura ang Virology Science and Technology Institute of the Philippines, meron kami daladalang drawing, ano? Kung ano itsura niyan. Kasi ang facility diyan ay hindi katulad ng ordinaryong research sa institute namin dito. Kasi meron kang tinatawag ng mga maturity level ng laboratories, ano? Kasi kailangan maingat na maingat ka dahil ikaw ay mag-iingat ng mga virus na kung makawala, makakaperwisyo, ano? So, meron tayong mga parang specialized laboratory and system na kailangan dyan. Siyempre, kung mag-aaral ka ng mga bakuna para sa tao o para sa hayop, mag-aalaga ka din ng mga laboratory animals. Ano? At kung iyan ay located sa isang lugar na ika nga ay special location, kailangan ka din ng mga tirahan para sa ating mga researchers and scientists. So, ang ipinropose namin, at ito naman ay binigyan support agad, ay ilocate namin sa Clark Green City. No? Dahil may plano sila doon na mag-allocate ng mga lugar for scientific and technological purposes. At mabilis ang pag-express ng support ng BCDA sa pamamagitan ni Secretary Vince Dizon, na kita mo naman siguro ngayon ay involved na involved dito sa pag-address ng pandemic issues, na Antimano ay sinet aside niya isang lugar para doon. At ito talaga ay i-allocate, parang ibibigay. Hindi kami uupa, ano, doon sa lupa. Unlike yung ibang lugar doon, actually meron na rin kaming
kinuhang lugar doon, yung tinatawag na for purposes of business continuity, pero uupa kami doon sa kanilang space, no? Pero iba ito. At tinulungan, tinulungan din niya kami nung mag-present kami sa infrastructure cluster ng cabinet. Kasi paano kami magtatayo niyan sa kami kukuha ng pera? Estimate namin at least 500 million na kailangan din sa bagong facility na yan. At nag-present kami, tinulungan din kami ng BCDA at sinuportahan din kami ng DPWH. Kaya inaprubahan yan sa infrastructure cluster. Of course, hindi pa magre-release ng pera kung hindi pa naman talaga itatayo at wala pa kaming institute eh. Nasa papel pa eh. Pero for 2021, this year, pinaalam sa amin na meron na naka-allocate ang DPWH na 50 million para gawin na yung detailed facilities and engineering design. At ang DBM naman ay tumulong din dahil isa sa mga supporting mechanisms namin ay buhayin namin ang Pharmaceutical Development Center dito sa DOST na katulad din nung sa bakuna, alam mo ay unti-unting lumiit yan yung aming Pharmaceutical Development Center. Paliit ng paliit ang budget hanggang sa nawala na yung mga scientists, nag-retire na yung iba. Kaya ngayon ay isang maliit na grupo na lang siya. Pero andyan pa siya at kailangan lang talagang i-revitalize. At nagbigay ang DBM sa amin ng 283 million for 2021 to start the studies on virology na pwedeng magawa dito sa pharmaceutical center. So, yan ang mga panimulang suporta. Ngayon, yun ang mga environment para sa manufacturing kasi first stage yung virology studies, ano? Second stage yung development na ng mga produkto, no? Kailangan mo munang aralin yung viruses bago ka maka-develop ng produkto, whether the products are diagnostic kits or they are medicines, pagka ikaw tinamaan na, gagamutin ka, o kaya ay vaccines na pang-prevent. Ano? Yan ay magdadaan sa product development, okay? Ite-test mo yan, magkakaroon ka ng clinical trials, hanggang sa yan ay magkaroon ng ebidensya na effective. Kaya nga safety and efficacy. Ako, naging sanay na tayo dyan sa dalawang words na yan ngayon during the pandemic. Doon pa lang, okay? Magkakaroon yan ng pagkakataon na i-commercialize. Ano po ang nakikita ninyong papel ng pamahalaan sa prosesong ito, Sec Boy? At ano naman ang papel ng private sector? Tiningnan lang namin yung India at Thailand, ano? In terms of the model that they have followed in the mass production of vaccines. Pareho silang merong equivalent ng ating Virology Science and Technology Institute. Pero ang kanilang business model for mass manufacturing of vaccines, ang masasabi ko siguro parang mas maganda ang kombinasyon ng sa India kasi meron sila doong government corporation na gumagawa ng mass production ng vaccine. Meron din silang private sector na gumagawa ng vaccines. Meron din silang partnership ng government at private sector, no? At yun ay nakikita namin pwedeng mangyari dito. Sa Thailand, ganun din, pero basically meron silang government corporation, no? Dito, pwede rin natin ma-explore yan. Gusto ba natin na magkaroon ng government corporation na siyang gagawa ng bakuna? Definitely, yung private sector interesado kasi ang amin ang nagpakita na ng interest ay anim na kumpanya na local companies na either meron ng partner or humahanap ng partners abroad. Ipagpapatuloy po natin ang ating panayam kay DOST Secretary Boy De La Peña matapos ang ilang paalala. Keep it here. This is the Cabinet Report. My work takes me to different places in the country. I meet people from different walks of life, and their strength to survive inspires me in different ways. Meet Mico Sarmiento, a professional barista and owner of Lamplighter Cafe in Manolo Fortich, Bukidnon. Let us support local business and at the same time,
rediscover the Philippines. Welcome back to the Cabinet Report. Ang DOST ay front and center ng usaping ito, Secboy. May nabubuo na ba kayong roadmap patungo sa vaccine self-reliance? Kung meron, ay ano po ang daan nating tatahakin? Nung kami ay unang mag-present sa Pangulo, actually April 15 nang una kami mag-present. Nung kasing sabihin niya na gusto niya magkaroon ng vaccine self-reliance, nagpulong-pulong kami ng limang secretaries. Ang secretary ng health, secretary ng DBM, secretary ng DTI, secretary ng DOST, at ang vaccine SAR, nagpulong-pulong kami. Paano natin magagawa yung sinabi ng Pangulo na magkaroon ng self-reliance sa vaccine? At ang isa sa mga naging output naming lima ay magkaroon kami nitong tinatawag na roadmap na yun yung gaya ng sinabi ko, yung nasa short term, itong nasa between 2020 to 2022 would involve itong establishment case, negotiations with the private sector for local vaccine manufacturing. Ito yung Philippines mostly. And then, gusto rin naming dito within this period ay maitaas ang maturity level ng FDA into what we call maturity level 2 to maturity level 3. Yung kaya na nilang mag-testing ng mga vaccine. Okay? Mag-certify. At meron ding kasabay na nito, ito yung short term, yun yung mismong pag-set up ng Virology Science and Technology Institute. Kasi hindi, kahit naman yun ay ma-aprobahan ng legislatura, it will take, I think it will take 2 years bago makita mo yung buong facility na yan, ano? At yung pag-procure ng lahat ng kailangang equipment. At nandiyan na rin yun, sabay na rin dyan sa short term na yan, yung aming pag-revitalize ng aming DOST Pharmaceutical Development Center within our Industrial Technology Development Institute. Okay? At yan ay magiging suporta rin yan sa Virology Science and Technology Institute. Ngayon, in the medium term, i-extend mo na yan hanggang 2025. Okay? At nandiyan na yung establishment ng multi-product modular fill and finish facility or full-fledged vaccine manufacturing facility. So itong period na ito hanggang 2025, nakikita natin, hindi lamang para sa pandemic na COVID-19. Pwede na siyang magkaroon ng iba-ibang produkto. Whether fill and finish or whether full-blown. Okay? Pero ang mahalaga, meron dapat source ng technology. In the long term, ito na yung 2026 to 2029, andyan na yung local vaccine manufacturing. Ito yung mga operational na yung mga itinayo at saka pwede nang magkaroon ng mga bagong vaccines for commercial production coming from the research, from the Virology Science and Technology Institute. Kasi yun ang mga magtatayo ng kanilang mass manufacturing, not necessarily magkakaroon ng R&D dito. No? Pwede namang yung madedevelop sa ating Virology Science and Technology Institute ay kanila ding i-adapt, no? Magamit yung output nun. Okay. Or, pwede rin namang manggaling sa abroad yung kanilang technology. Pero, katulad ng mga iba namin ginagawa na research and development projects, bahagi ng aming pagpaplano kung paano mako-commercialize yan kung tapos na yung R&D. Kaya yan ay nandun na sa long-term period. Sec, you're a man of science, kaya I will ask you to make an educated guess. Ano po ang realistic timelines natin towards achieving vaccine self-reliance? Uulitin ko lang yung sinabi ko, Pangina, na kung yung fill and finish at meron silang foreign partner, ay malaki ang possibility kung magde-decision na sila ngayon at ma-approvean na lahat ngayon na magkaroon tayo before the end of 2022. Pero kung yun ay
yung complete manufacturing from start to end, yun ay medyo mas komplikado ng konti ang pag-set up ng facility. At yun ang sinasabi ko kanina, nasa medium term, hanggang 2025. Maaaring wala na yung pandemic, pero kailangan pa rin ng bakuna sa COVID-19. No? Without naming names, Company A ay South Korea ang kanilang potential partner. At itong South Korean company, willing na makapartner sa local company at willing ding mag-partner sa government corporation. Yung Company B na sinasabi ko, ito yung meron ng existing operations, hindi nga lang sa vaccine, pero yun nga, ang kanilang hanap ay yung magiging partner na iba-ibang vaccine na ipoproduce. Okay. Yung isa naman, ito yung binanggit ko sino partner nila, pero fill and finish lang ang kanilang binanggit. Okay? Yung pang-apat, ang kausap nila ay German developer, Germany. At ito rin yung nag-express, yung German partner at nag-express din na meron ding pwedeng partnership with government. Okay. And then yung isa pa, Company E, eh, ito ay long-term partner na ng Chinese vaccine producer. Okay? So since long-term partner na yan, pwedeng mabilis ang desisyon at ang pagsiset up. Pero nakikipag-usap pa rin sila sa DTI through the Board of Investments and the National Development Corporation. Yung pang-anim, Company F, naghahanap pa, pero gusto nila ay US. Okay? And then they initially want to do fill and finish. So, itong mga ito, eh, sabihin na natin na probability-wise, out of 6, may matuloy na 2. Medyo maganda na rin. Sana nga, ang matuloy, yung ang plano ay magtuloy sa full-fledged manufacturing at hindi lang COVID-19 ang plano nila. Kasi ang vaccine self-reliance means the different vaccines that we need can be produced here. Magbabalik ang Cabinet Report matapos ang ilang paalala. Don't go away. Ang Glovax is already an 18-year-old company. Nagsimula po kami noong 2003 pa. At ang dinidistribute lang po namin ay bakuna lamang. Ang Glovax Biotech ay nag-i-import ng iba't ibang bakuna mula sa Korea, sa Europa, and sa India. So ito ay mga tulad ng rabies vaccine, polio vaccine, measles vaccine, at nakapag-import na rin kami noon ng meningococcemia vaccine sapagkat nagkaroon din ito ng outbreak sa atin. And patuloy pa rin tayong nag-i-import din ng tuberculosis vaccine. At ngayon, dahil sa pangangailangan, gusto na rin namin mag-produce locally ng sarili nating vaccine. Sapagkat dahil sa COVID-19, ipinakita na kailangan ay meron din tayong local na supply na hindi lamang tayo umaasa sa sobrang supply ng ibang bansa. Napakahirap pong gumawa ng bakuna. Hindi lang po ito financial lamang or magtayo ka ng planta or bumili ka ng equipment. Kulang na kulang po yon. Ang pinakakulang po natin ay ang technical expertise. So kahit ang Pilipinas po ay magkaroon ng maraming pera or magkaroon ng maraming equipment or magkaroon ng vaccine plant, kung wala naman po tayong technical expertise, eh hindi po natin magagampanan gumawa pa rin ng bakuna. So ang pinaka-importante po na ginawa ng Glovax Biotech ay magkaroon ng tinatawag na tech transfer partner. Yan po yung sila po ang magdadala ng teknolohiya sa atin para hindi na po tayo magsisimula sa wala. So ituturo na po nila sa atin ang mga sikreto nila at ang mga kakayahan nila para mag-invento, mag-discovery at gumawa ng bakuna. So from the very start po, from the raw material to antigen, to formulation and to final production, ituturo po yan ng aming partner na U Biologics
para po makapagsimula tayo ng COVID vaccine plant. And ito naman pong planta, eh, pwede rin pong mag-produce ng iba't ibang bakuna ayon sa platform or sa teknolohiya na ipapadali nila sa atin. Tayo po ay mas malaking bansa. So hindi man tayo mas malaking kumpanya, tayo po ay mas malaking bansa pagdating po sa populasyon. At ang estimate nga po, eh, magdodoble na ang ating populasyon kumpara po sa Korea. So maganda po ang ating market size. So yan po ang isa nilang tinitignan kung bakit po sila willing na pumunta rito. Eh, sapagkat po ang Philippines is already parang magiging captured market po nila. Sapagkat nga po ay sila ang assuming lang po na kami po at sila ay mauuna sa paggawa nitong vaccine plant. So magkakaroon po tayo ng advanced market commitment. Eh, napakalaking number of doses po noon kumpara po sa makukuha nila sa Korea. At hindi lang po yun. Pwede rin po tayong mag-export sa ASEAN countries. Eh, isa rin po yan sa isa sa mga mararaming populasyon sa mundo. Kumbaga nasa Southeast Asia po ang or Asia mismo ang concentration ng mga populasyon, which is yun po ang market ng bakuna. Wala po sa Korea. Kaya po sila willing na magbigay at magdala ng kanilang teknolohiya. Of course, meron po yung mga tinatawag na tech transfer fee, meron po tayong royalty fee at kung ano-ano pa pong mga fee. So kikita po sila doon, kaya po nila gustong mangyari din dito. Of course, hindi lang po naman ito puro financial gain. Ano po, katulad po namin, kami po ay isang Filipino company. Eh, proud po kami na magkakaroon po tayo ng local na vaccine plant. At proud din po kami na kami po ay isa sa mga makakatulong dito sa COVID pandemic. So, hindi lang po naman na pera lang ang motibo para po ay gawin natin yan. So, katulad po namin, more than 10 years na po namin na minumungkahi na tayo ay magkaroon ng vaccine plant. So kung pera lang po ito, naubos na po lahat ng pera namin para sa pagbungkahi nito at pag-research at pag-submit ng mga dokumento. Pero hindi po kami umaayaw sapagkat nakikita po namin na ito ay bilang pagtulong. So nafe-feel ko rin po na ganun din po yung mga Koreano. Masayang-masaya po sila pag nasa Pilipinas sila. Naging experience namin noong 2009-2010. Na nagkaroon po tayo ng unang pandemic ng AH1N1 swine flu pandemic. At kami po ang kaisa-isang kumpanya na nakapagparating po ng bakuna noon. And similar po sa nangyayari ngayon, nahirapan din po kaming mag-source ng bakuna noon. So kaya po pinaghandaan po namin yon at pinag-isipan na dapat magkaroon po tayo ng lokal na vaccine plant. Para sa ganun, hindi po tayo mahirapan ng pag-aangkat ng bakuna, lalo na pag may pandemic na na-experience na nga po natin na 10 years ago. So, ito po, mahabang paghahanda na po yung ginawa namin, kaya po meron na kaming mga design at meron na rin po kaming location na natingnan sa Clark Economic Zone po noon. At hindi lang po ito para sa COVID. Ito rin po ay pwedeng gamitin sa mga susunod pang pandemya. Habang wala pong pandemya, magpo-produce po kami ng mga dati nang kinakailangan na bakuna ng DOH or ng gobyerno na para-parati nilang ini-import taon-taon na kadalasan ay puro pang bata po yan. May programa po tayo dyan, tinatawag na Expanded Program of Immunization. Lahat po yan ay imported. Wala pong ni isang local na production yan. So, ang kagandahan po niyan, kung yan ay magkakaroon po rin tayo ng advanced market commitment dyan po, madedevelop po natin ang ating kagalingan sa pagtuklas at paggawa ng iba't ibang klaseng bakuna na hindi na po tayo magiging umaasa or umihingi ng tulong sa iba't ibang bansa para supply natin ng mga bakuna para sa ating mga newborn babies. So tayo po mismo ay makakapagtuklas at makakagawa sapagkat meron po tayong research and development facility rin dito sa aming pinopropose na vaccine plant. So yan po ang mga kinakailangan na pagtulungan sa ating gobyerno. So
para po din ma-develop ang ating local na industriya. Ang aming presentation po kay Secretary Ramon Lopez ay punong-puno ng technological transfer. So magmumula po yan sa paggawa ng raw materials, paggawa ng antigen, at pag-formulate po ng bakuna. At yung tinatawag po na sa dulo, yung fill and finish na nga, kasi na-finish product na. At kami po, ang sinasabi po namin, yan po ay aabot ng 2 taon para gawin po yung napakahabang proseso na yan. And sa amin naman po, dahil ang first priority po nga namin ay mag-produce ng COVID vaccine, and which is yan na nga po yung kailangan-kailangan ngayon, pwede po natin baliktarin ang proseso. So hindi po tayo magsisimula sa raw materials. Magsisimula po tayo dito sa dulo, yung tinatawag po na fill and finish. So yung fill and finish po, kaya po natin gawin yan ng 1 taon at makakapag-produce na po tayo ng fill and finish. So kung magsisimula po kami bukas, inaasahan po natin yan na pagdating po ng Mayo ng susunod na taon, eh pwede na po tayong magkaroon ng production local galing sa fill and finish. Ang fill and finish, ibig sabihin na finish na po yung product. And pinifill na lang natin siya sa mas maliit na container mula sa malaking container. So, nilalagay na lang po natin siya sa mga vial kung saan po nakikita nyo madalas ang bakuna, or sa syringe na po, or sa pre-filled injection. So, doon po natin siya nilalagay. Ang kagandahan lang po nito, eh tayo po ay makakapagmadali ng pag-production locally. Pero yan po ay hindi nagdudulot ng malaking technological advantage, sapagkat wala po tayo dyan nakuhang technology. Nilipat lang natin, sinalin lang po natin. Kaya kami po, ang inahadikain po namin, magkaroon po talaga ng full capacity mula sa research and development, mula sa pagtuklas at pag-discover ng bakuna, mula sa raw materials, sa paggawa ng antigen, and then sa pag-formulate, and then saka po yung dulo, fill and finish. Dahil lang po may malaking pangangailangan po kaagad ngayon, kaya po binaligtad lang namin yung proseso para lang may ma-supply na rin po tayo kaagad-agaran sa ating mga kababayan. So mag-fill and finish po muna tayo. Napakalaki po ng chance din na hindi ka bigyan ng raw materials, hindi ka bigyan ng finished product na ililipat mo lang sa mas maliit na container para i-distribute sa ating mga kababayan. Umaasa pa rin po tayo sa sobrang supply or excess sa other countries. So, yun po ay panandaliang solusyon. Alam naman po natin na meron po tayong pandemic na nangyayari. So, kung kinakailangan po natin kaagad-agaran ng vaccine supply at hindi po tayo makapag-intay, isa po sa mga solusyon yun, mabilisan po na within 1 year magkakaroon po tayo ng production kung meron po tayong supply nung bulk na tinatawag. Kaya nga po ang strategy namin para maging realidad po talaga yan, in parallel. Ibig sabihin po, sabay po namin ginagawa itong fill and finish na factory or manufacturing plant, and sabay po yung formulation plant po natin na talagang kumpleto, magmumula po sa raw materials, sa antigen, para gawin po yung finish vaccine. So, kailangan po sabay yan. Sapagkat nga po, kung isa lang, at lalo na pinili natin fill and finish lang, wala po tayong tech transfer na natutunan po doon. Yun po yung aming strategy na nakikita para ito ay mas maging mas realidad para sa ating Pilipinas, at para makatulong din po tayo kaagad sa ating bansa, sa gobyerno, lalong-lalo na po kay Presidente Duterte sa kanyang laban against dito nga sa COVID. Nakatutok pa rin kayo sa Cabinet Report, at kasama pa rin po natin si DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Secretary Boy, itong pandemia has given rise to superlatives. The logistics industry calls vaccine distribution its mission of the century. Itong hangad natin ng vaccine self-reliance ay no less significant. Buhay at kinabukasan natin ang nakasalalay dito. Is the DOST up to the challenge? Is the science community in the Philippines up to the challenge? It has been a challenging period, full of challenges, but full of opportunities also. No? For example, tapusin na natin yung sa vaccine. Ano? Itong mga therapies, therapeutics na ating inaaral,
nagsimula kami na dito sa mga natural products, no? BCO, Lagundi, Tawa-Tawa, pero ngayon ay meron na rin kami mga ibang mga clinical trials na synthetic drugs naman ang sinusubukan. Dahil nakikita namin na actually kaya naman natin eh. Kaya naman natin. At we have, I think, one of the best community of clinical trials practitioners in the Philippines. Malaking grupo sila. At in fact, yung mga gusto mag-clinical trials dito, siguro nababalitaan din nila na magagaling yung mga clinical trialists sa Pilipinas. Kasi kamukha ng mga nakausap namin dun sa vaccine evaluation and selection. Pagka ikaw ay, pagka ang bakuna mo ay, ano tawag dito, sarili mong trial ang gagawin, ikaw ang gagasta lahat mo. Ikaw ang kukuha ng tinatawag na Philippine, yung mag-i-implement na grupo dito, contract research organization. At yan, marami tayong ganyan, yung mga grupo na contract research organization. Na sila na bahala, ibigay mo lang kung ano yung kanilang gagawin, ano? Diyan sa mga clinical trials na yan. Ang amin lang pinupondohan talaga na clinical trial for dito sa mga vaccines ay yung ating support sa WHO solidarity trial at saka yung ibang meron na tayo yung mga recommended ng DOH. Ngayon, hindi lang naman sa therapeutics, kundi pati mga devices. No? Alam mo, isang taon na nakararaan, sinabi ng Pangulo, kung meron magde-develop ng mga local ventilators, ay bibigyan ko ng reward. Okay. Naalala niya yun nung mag-present ako last Monday. Kaya ako'y nag-submit kanina ng report kung ano na nangyayari dun sa mga sinusuportahan namin ng de-develop ng local ventilators. Siguro naman eh, matutuloy na mabigyan ng reward. Pero ang kondisyon kasi namin, ang bibigyan ng reward ay yung makakapag-commercialize. Kasi kung prototype lang, hindi pa pwede yun. Kailangan magdaan sa clinical trials at magdaan sa production. Pero hindi necessarily na isa lang. Kasi ang gusto ko, basta yung top 3 na mauna. Ewan ko, ma-approve ba ng Pangulo yung suggestion ko na yun. But I really would like to recognize the efforts done by our private universities, by our universities, at saka yung mga startup companies na nag-qualify doon sa aming criteria to do the researches on ventilators. At meron pa ibang mga medical devices na nandyan. So, very challenging at nagkaroon kami ng pagkakataon na may pakita na kaya natin. No? Siguro may dadagdag ko lang sa iyo. Hindi ko alam kung dahil sa pandemic, pero noong 2016, ang awareness level sa science and technology at sa DOST ay 6% lang. Unti-unti kami tumaas. 2020, 23% na. So, sana tuloy-tuloy pang maging aware ang ating mga kababayan sa kahalagaan ng science and technology. Ang aming tagline, science is for the people. So, yan ang aming sinusunod. Ang pandemya ay muling pamukaw sa Pilipino sa halaga ng siyensya at sa halaga ng paggawa ng sariling atin. Nang hindi tayo masyadong umaasa sa pagbili at sa pag-angkat. And this could be a boost to our confidence in ourselves and in our ability to build or manufacture. Care to comment, Secretary Boy? Alam mo, siguro on a personal note, I graduated during the period when most of my batchmates had nothing in mind but going abroad, going to the US. Kaya ako minsan, pati reunion namin, eh, mahirap na kami mag-reunion dito kasi karamihan sa kanila ay nasa abroad. But I was one of those who had always been optimistic, okay, about our country. So, umabot ng 5 taon, after my graduation, hindi pa masyado nagpapa. 10 years hanggang sa
eto nga, no, ako ay maging secretary, ay that was almost close to 50 years after I graduated from college. Pero hindi pa rin nawawala yung aking paniniwala na aangat tayo sa pamamagitan ng science and technology. Kaya nandito tayo ngayon. At siguro, ang kailangan lang sa atin ay ma-recognize na marami sa ating mga pangangailangan ay pwede naman tayo ang gumawa. Hindi lahat ay iaasa sa iba. Kuminsan kasi, naging mura lang ng konti, gusto mo na eh sa abroad, imported. No? Medyo naiba-iba lang ng konti ang itsura, mas gusto mo na yung imported. Pero siguro yan eh, kung paano natin matuturuan. No? Sa akin ay nakikita yan sa halimbawa, sa pamamagitan ng halimbawa. At hindi lang naman sa mga may kinalaman sa pandemya ang aming nagawa. Even my predecessor, si Secretary Montero, ang kanya namang tagline ay local technology works. Kaya nag-umpisa siyang gumawa nitong mga local hybrid train, nitong iba't ibang mga pagmamanufacture ng mga sarili nating equipment used by our small and medium enterprises na kaya naman natin gawin dito, bakit kailangan pang i-import? Yan ay napatunayan naman namin na yung performance ng mga produkto dito ay maganda. Kailangan, sabi ko nga, nung araw, natatanda ko nung bata kami, ang aming mga gamit, meron man kami noon, puro stateside na. Halimbawa, ventilador, GE. Okay? After that, ibang panahon na, ang transistor ay made in Japan na. Medyo mura pa, pero marurupok. No? Pero after a while, yung Sony ay sumika. Ay pagkaraan nun, andyan na, yung mga Korean products na. Nagsimula naman sila, hindi naman sila ganito ka gaganda at ang quality. Pero habang tumatagal ay napapaiikot yun. Hanggang sa ngayon, kung saan na tayo nag-i-import, pati kape natin, ini-import sa mga kapit-bansa, na kaya-kaya naman natin dito at mas marami pa tayong nagagawa. So siguro sa ngayon, ito rin pandemic ay may mga aral na ibigay sa atin. Kaya natin yung nagawin yung mga pangangailangan natin. At hindi naman kailangan mag-start tayo from scratch. Kasi available na rin naman yung mga technologies. Open na yung iba. Kailangan na lang natin i-translate into production. Pilipinas, may isang kasabihan na attributed o galing daw kay dating British Prime Minister Winston Churchill. Never let a good crisis go to waste. Hinaharap natin ngayon ang krisis ng kakulangan ng bakuna. Sa isang dako, patuloy ang pamahalaan sa pag-source ng supply ng bakuna. Kung kaya, halo-halo na ang pinanggagalingan ng mga dumarating dito. May mga binili, may mga donasyon. At sa kabilang dako naman, eto na, nagpasyad na tayong gumawa ng sarili nating bakuna. Di na ito bago sa atin. Ginawa na natin ito dati. Nagpadala pa nga tayo ng bakuna sa China noong 1939. Kung pagbabasehan ang picture na ipinakita ni Sackboy kanina, at tulad niya, ako'y paniwala na kaya ulit nating gawin ito muli. Siguro napapanaw na rin na sa kabila ng krisis na hinaharap natin ngayon, pag-isipan natin. Can we be more self-reliant as a person, as a community, as a country? Siguro yan na rin ang isang dapat maging legacy ng pandemya. Na pagkatapos ito, ang Pilipino ay sana mas self-reliant. Dahil kaya naman natin. Ipagpatuloy po natin ang pagtutulungan at pagpanalangin. Di lamang para sa ating sarili, kundi para na rin sa labis na apektado dito sa atin. At sa mundo. Para sa Cabinet Report,
Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Pabuhay po ang Pilipinas. Pabuhay ang Pilipino. Ano po ba ang inyong handang maritime contingency? But let our country lead the way in imposing a lockdown and restrict enough effectively against COVID-19. Pinabalaan namin yung publiko na huwag mag-post ng mga videos because you can be liable under the law. Manawagan din sa atong kumpirto mausa sa mga nita mong adlo-adlo ng panilahan.